And we're live. Go, yes. Revon. Good day, everyone. This is Threesome Podcast. I'm Revon. I'm Carlo. Yes, and welcome again dito sa ating business and hobbies episode. Dito lang yan sa Threesome Podcast, kung saan kinakausap naman natin dito yung mga negosyante, mga hobbyist, para makapag-share ng mga story, knowledge, and learnings nila. At syempre, makapagbigay na rin ng tips para sa atin. Yes. Yung guest natin ngayon, interesting kasi syempre yung mga nangyayari ngayon sa ekonomiya, sa industriya, malaking bagay siya yung ma-share niya para sa atin sa ngayon, di ba? So, as an entrepreneur. Yes, yes. So sa mga nangyayari sa ngayon, medyo kagulo talaga eh. Ang daming hindi maganda. Pero syempre, tuloy pa rin tayo. Hindi tayo susuko, di ba? So, ayan. Carlo, introduce mo na. Ayan. So, let us introduce our guest, Mr. JC CALVENTO. Right. Okay, thank you, sir. Yes, yes. Thank you, welcome, sir, Revon and Carlo. So, yes, talagang sir. Bagay sa atin yung threesome. Tatlo tayo ngayon. Tayo muna. Kasi yung isa, si UG kasi today, tonight, pang night shift siya sa Japan. So, tayo muna. Yes, yes. Thank you. Maraming salamat sa time. Sobrang busy ka, ang dami mong inaasikaso dyan. Well, pinagbigyan mo pa rin kami. Maraming salamat for your time, sir. Thank you also for inviting me. Yes. And iyon, syempre, konting background naman. Medyo binakalagay na tayo sa description, pero syempre iba yung maririnig ng mga viewers and listeners natin yung galing sa iyo mismo. Okay. Yes. So, I'd like to introduce myself again. I am JC CALVENTO. So, ginalagay ko lagi serial entrepreneur ako dahil yung daddy ko nga before used to write articles about yung mga serial killers, ganyan. So, one time I was invited sa isang wedding and yun yung inintroduce nila sa akin. So, sabi ko, sige, in-embrace ko na yung title na yun na serial entrepreneur. So, like, I think most of us, I started as a full-time employee for the government. So, Pagkorto specifically in 2008 yan. So, nagkaroon kami ng come 2013, we were able to nagkaroon kami ng privilege rather na magkaroon ng dalawang day off in a week. Before kasi anim na araw ang pasok namin eh. So, nung nagkaroon kami ng 2 days off, yun din girlfriend ko na wife ko na ngayon, we decided to start our first business with 50,000 pesos yung Siomai Cart. And then eventually naging domino effect na nag-start na into bigger entities, ganyan. So nakapag-franchise na rin kami. And then eventually nag-full-time entrepreneur na ako noong 2018. Yan. And I heard that you guys are in Japan, di ba? So we've been there twice na rin. So, Saan dito sa Japan? In Tokyo and Osaka. Yes. Mga hotspots yan ng mga tourism. So, yan ang dream destination namin sa Asia. Eh. And talaga yan ang favorite country namin sa lahat na na-visit namin so far. Iba talaga nice Japan eh. Yung linis, pagkain, culture. Yes, grabe. Parang hindi sapat eh. Yes, so yung first punta namin dyan, actually 10 days with the family. Matagal yun, no? Tagal. 10 days, tatlong hotel yun palipat-lipat. Kasi hindi namin alam na Golden Week is parang napakalaking thing pala dyan. So most of the hotels fully booked. Lahat yun, lahat ng dito sa talagang... Kada kilos mo doon. Vacation yun. Yeah, so yun, so, and then... Go ahead, sir. Sorry. Ayun, sabi mo kanina parang domino effect. Doon sa food cart na 'yon, ilang carts yung na-avail niyo na? Na-avail. Or parang isang cart lang ba siya or nag-move na kayo sa ibang business? So with the food cart that we started, din nadagdagan namin siya after a couple of years pa. So, Siomai yung concept namin to give you the backstory. Ang pangalan is House of Siomai.
So hindi siya yung show my house na kilala dito sa Philippines. Mm. Pero ang naging effect nun sa mga customers, parang napapaisip sila, ito ba yung show my house? So bumibili sila only to find out na hindi nga yun yun. Pero well, nagkaroon naman kami ng mga loyal customers with our area kasi originally sa, familiar ba kayo sa term na Shaggy? Yun ang location namin, eh, Shaggy. Alam niyo ba yun? Shaggy? Ano, ang alam ko, parang ko lang narinig. Yung music na Shaggy lang yung alam ko, eh. Hindi. Pero siguro, yan pa yung mga dati kasi medyo ilang years na rin wala sa Philippines. Ah, okay, so, okay. Baka, oh. So, ayan, ibig sabihin sa Shaggy is Shagilid lang kami ng kalye. Ah! So, no, so okay, yun yung, okay, gets. Yun ang first, ano namin, location, and then after that, we moved to Yes, oo. Ah, sa food cart. Sige, so after that, nagkaroon kami ng isa pang food cart na ano naman siya, coffee-based. So nauso kasi yung mga Foss Coffee, ganyan, yung mga ganyan mga cart na ang mga kape, yung mga frap-based na mga drinks is available na sa cart and mura pa. So ganun yung ginawa namin next. So after that, nagkaroon pa kami nung barbecuehan, nagkaroon kami ng mga ano mga fish, ganyan, seafoods, sa cart lang din lahat yun. So domino effect siya in a way na we were able to join the food park craze. Okay. So at one point, sabay-sabay tatlo yung food parks na meron kaming pwesto. So napakahirap din, rewarding, but naka-dispatch ka doon sabay-sabay, no? Correct. And then mahirap yung ingress, yung egress, kami din ng wife ko yung gumagawa. Kaya normal na sa bahay yung amoy usok kami. Because of amoy ano, ulam, amoy ano. Oo, amoy ulam. So, inabot kami ng ano, actually, nag-a-alarm ako niyan at 12 ng gabi. Susunduin na namin yung mga staff namin sa mga food park para mag-pack up, ganun. Tapos, iuwi namin yung stock sa bahay. Doon din namin siya pinaprepare, yun din yung komisari namin. So, okay. Yun yung naging ano product, yung continuous business namin in terms of sa food okay. Talaga before naging ganyan, ibalik ko lang ulit, no, ano yung nag-push sa'yo para into business? So nung more of need to, kasi yung ano, yung then girlfriend ko nga na wife ko na ngayon, so we were having our first baby together. During buntis siya, ganyan. So, we realized na, kasi ano, ako, kami naman, okay naman yung income namin dalawa. So, combined, okay naman kami. And then, sa bahay, wala naman kami masyado obligation during that time. But, we talked, you know, nagkaroon kami ng heart-to-heart talk na syempre, we wanted something. Yung parang, ilatag na agad namin yung future as early as then na we were still in our early or mid-20s. So sabi namin, kasi lalabas na yung baby namin, kaya we need other sources of income na. And naisip namin na yung industry namin kasi very physically taxing sa casino. So andyan yung tatakbo ka, makakalangkap ka ng usok, nasa night shift ka. So yung alam namin na ano, eh, na hindi forever yung ganung work. At ano, yun nga, truth be told, yung income ko nga nun is na-slash siya drastically dahil nagtayo ng competitors yung Pagcor. Then kasi walang kalaban, eh. So yung mga tips namin, lahat, salaries namin were really affected dun sa pag slowly privatize ng mga casinos or pag-allow ng mga private entities na magtayo dito sa Philippines. So yun. So jumping into business, siyempre, nandun yung takot na para kang sumusugal niyan, eh. Correct. So, tapos magkaka-baby pa kayo. Parang andun ba yung takot talagang nilusob niyo yon na, sige, let's do this. Meron kasi ano, we were stretching ourselves too thin. Yun yung mas naging concern namin dahil may baby kami, so kumuha kami ng yayan dito sa daddy ko. Pero we still go to work. Tapos pag uwi, nag-set up ng business. So more of yung fear namin is how to handle everything at once. Yun yung naging ano namin, eh. Yun yung naging challenge talaga namin. Kasi ano, parents kami, and at the same time, employees kami. And then
business owners din. So yung juggling yung anong yun, yung buhay na yun. In terms of sa financially speaking kasi, may fallback kami, which is yun nga, may work pa rin kami, hindi kami nag-quit pa. Hindi kami nag-concentrate pa. So talagang inano namin yun. And then more of worse namin yung maloko ng employees, which is nangyayari nga during our first business kasi nga, yun na nga, yung time namin talagang konti lang eh. Wala, parang hindi namin maka-concentrate on one thing. Pagpapasok ka sa work, pagod ka. May times na pagod ka na ganun. So yung performance mo, affected din. And then yung, so syempre sa bata pa, isa pa yun, another factor. And then, ayun. So yun yung naging ano na, yun yung na-realize na mga fears namin. Which is yung ano, being, doing too much with too little time. Running food cart, ilang years 'yan bago nag-move naman kayo sa iba pang strategy niyo? Matagal, medyo matagal siya. So, dami nagsasabi, dami nagkukuwento na entrepreneur na sometimes they hit gold, pero on our case hindi eh kasi 2013 mga 2016 pa siya talaga nasundan, tapos 2017 pa yung masasabi kong peak. So, it took us mga 3 to 4 years na may work kami and at the same time, nagde-develop kami ng other businesses namin. Okay. Ang hirap nung sitwasyon na yun. Siyempre, nag-work ka. Tapos, siyempre, kailangan mo pang pag-iihan yung sa business mo, di ba? Correct. So, ano siya? Ano talaga siya? Talagang yung mental, physical exhaustion talaga. Andun. So, by the time nung dumating na yung opportunity nyo mag-expand ng business, ano na yun? Parang medyo magaang na yung ano nun, yung time sa inyo nun. Or medyo pinilit nyo rin na, sige, pasok na rin natin ito kahit medyo mabigat pa. Oo, pinilit namin eh. Kasi ang malaking turning point ng lives talaga namin is yung nag-move on kami from our first work. Kasi ayun, yung mga kasama namin, andun sila 10 years, 20 years. So they were able to retire as of now talaga with that ano government agency. Eh kami talagang sabi namin, ito yung risk sa amin, hindi yung sa pagbe-business but moving on from that ano from that work setup kasi nga we needed ano improvement sa quality of life. So kahit sabihin mo kasi medyo stable yung income, para na-hit na namin yung ceiling with that company kasi. So and then we were ano we were seeing the future. So yun din yun yung isa sa mga low-key na pwede natin advice sa mga nag-work and nagbe-business. Once talaga kailangan mo talaga i-map out yung future by what is your future with this certain thing. So with that company, nakita namin na ang hirap na mahirapan na kami ma-promote because of the system nga. Kailangan may mag-retire, kailangan may maalis sa branch before kami ma-promote. So talagang we did the math and yung ano yung na, nag-decide kami to move on and look for ano other opportunities. So na-bless nga kami with other companies na mas okay yung arrangement, mas malapit sa bahay, mas control yung time, flexi time. At the same time, ganun pa din, on the weekends free kami. So mas ano kami, mas prepared kami to ano to tackle yung daily life. Medyo segue lang ako sandali para sa mga viewers natin. Syempre nakalagay Calvento. Tapos nabanggit mo yung father mo kasi kanina. So pwede bang may connection ba yung doon sa yung sikat dati na Calvento Files? Ah yes, so chef. So I am the proud son of Tony Calvento. So actually ano kami? Dalawa kami ngayon, may yung younger brother ko director na rin sa with ABS-CBN and I see. Ano, nice. Correct. So he's listening right now ata. Ewan ko kung nainip na siya. Kung nainip na rin siya. Pero sabi niya makikinig siya. Comment kayo. Mr. Brother. Si Sunny yan. Sunny Calvento. Sunny. Okay. Thank you. No. So, ayan. Going back. After food cart, next business na hinold niyo is? Ano na? In between. Next? So, after the food park kasi, ano I was able to try freelance work din. So yun yung masasabi kong isa sa talagang nagbigay sa amin ng ano ng buwelo to do other things. So yung
sa freelancing kasi since I mentioned that I worked in the casino industry before. Mm-hmm. So luckily, meron akong client na nakuha niya, ano siya, ang pinapasulit niya sa akin is write-ups ng mga slot machine games. Eh, nag-slot machine department ako before eh. So medyo mahaba yung engagement ko with this. So this stretched mga 6 to 8 months na talagang repeat, ano siya, repeat yung job order sa akin. So food park, working in an agency, in an international manpower agency, and then eto, yung freelance work. Yan, napagsabay-sabay namin yung dati talaga. So, yun yung ano, yun yung parang masasabi kong peak ng ano, ng yung pagiging ano mo, pagiging sobrang active mo in terms of finding revenue streams. Siyempre sa kabila niyan, merong mga dumadating na time na parang burnout, na sobrang pagod ka na, na parang ayoko na. Ano yung mga correct. Mga ginawa mong ways para ma-overcome yon at magtuloy-tuloy pa rin? Well, yung ano, we had another child then, so dalawa na sila. Tapos, we were able to, at that point, buy our own house na kasi. So, yung motivation namin, syempre, sa kami kukuha ng panghulog, di ba, para yung utilities. Kasi, before, okay kami, we were living with my dad, si Tony Calvento. So, dito kami sa bahay nun. Kaya kahit papaano may breathing room, but nung bumukod na talaga kami kasi siya yung type na ano, ituturuan ka niya. Yung dad namin never spoiled us din. So yun yung, I think nice. malaking factor talaga sa drive namin magkapatid with ano, with work and business na rin combined. Kasi hindi siya yung type na very strict siya eh. Very strict. And then talagang ano, nung bata kami, peak nung TV show, di ba, lagi niya kami re-remind na, oh, ano, ganyan, na ako yung, ano, parang, ako yung, eto, ano, sinasabi lang niya to sa amin para matauhan kami, parang, sinasabi niya na, oh, ako yung, ano, ako yung kilala, ako yung may pera, ganyan, kayo, wala pa kayong nagagawa, wala pa kayong napapatunayan, so, laging ganun type siya eh, kasi, lalaking daddy lang kami, so yung bahay namin was ruled with an iron fist, literally and figuratively. Kaya talagang, ayun, nandun yung ano namin, yung parang motivation, ay, kailangan kong ano, kailangan kong may patunayan on our own. So, true. Going back, napasegue kasi ako, so ngayon nga na, we have our own house, so he even commented na aliit daw na nakuha kong bahay, parang pigeonhole, yun yung description niya eh. Kasi townhouse siya na pataas eh. Pero secretly, sinusupport niya pala yung business namin sa food park. Tataka kami, may mga sale kaming 2,000, 3,000 single customer lang. Siya pala yun. Dami niya pala pinipili. So, ganun siya. Ganun type siya of father. Hindi niya talaga papakita sa yun na you're doing a good job. Parang lagi na lang. Lagi kang may kulang. Lagi kang ano, may mintes, ni ka perfect, ganyan. Pero sa backstage, grabe yung suporta niya na gusto niya yung wag mo malaman. Eh. So yun yung ano. Yun naman yung ano, yun yung kaya wala akong burnout nun kasi parang I always want to prove something to get to out of this shadow. To keep you striving, you know? Yes, correct. So, nababanggit mo na si father mo. Sino yung mga may pinakamalaking influence sa buhay mo na parang nagbibigay ng success sa lahat ng mga ginagawa mo. So, is this outside family ba? Or yung para sa iyo mismo? Oh, kahit I mean, pwedeng entrepreneur rin, pwedeng Bill Gates. Okay. I mean, kung ano lang talaga. So, when it comes sa family, syempre wife ko number one dahil grabe rin yung napagdaanan niya, pinag-aral niya mga kapatid niya. And when we started our ano business, nakita ko kung gaano siya kagaling din and very keen. Half Chinese kasi siya eh, so magaling siya sa numbers ganun. At the same time siya yung nagko-control sa akin sa mga ano mga urges ko with ano with overspending ganyan. Pero may times na halos pa rin naman. So ewan ko na nanonood siya ngayon. So sana wag niya masyado akong i-check. Magkano yan? Pati ng resibo. Pag sinanong ka, alam mo na yun. So yun yung in terms of sa family. And then in terms of another entrepreneur, there's this person that I looked up to. So barkada siya ng daddy ko before pa.
So ang name niya is Cesar Areza, and talagang idol ko to eh, kasi nung bata ako parang nagugulat ako. Ito pa lang ang business niya, may meron siyang pautang ng appliances, tapos naging nagkaroon siya ng motorcycle dealership, nagkaroon siya ng LTO, nagkaroon na siya ng Hyundai dealership. So grabe ang taas, pataas ng pataas siya, parang every 3 to 5 years grabe yung mga nadadagdag sa kanya ng business niya. Yes, so and ngayon as of this day, so I am lucky and proud din to say na client ko na siya with one of my businesses. Kaya nice. Yun. Ang laki ng influence and opportunity na rin at the same time nang nabigay niya sa family namin. Mm. Sir, paano yung ano? Paano yung when do you get to a point na sige, expand pa ako ulit? Kasi syempre nakapag-expand ka na ng second and third time, and then aabot ka na naman sa next point mo na o sige, when do you feel na parang it's the right time? Yun, so ang ganda ng tanong mo sir, kasi dati ang mali ko over-aggressive o over-expansion. So mali yun ang mga batang entrepreneur, yung nadadala ng aggressiveness. Hype. So nadadala ako ng hype na ang laki ng benta ko for this month, for this quarter. Oy, expand na agad ako, ganyan. Tapos yung gagamitin kong for expansion is nagagalaw namin tuloy yung pang supposedly OPEX ng iba namin businesses. So yung right time talaga for me and based on experience is pag na-set up mo na yung branch mo na meron ka ng proper delegation. Yan. So isa sa guide ko dito is one of my best friends. Ayaw niya kasi lagi pasabi ko ano yung business niya, kung pati name niya. Pero he has over 1,500 branches na kasi in the Philippines. So yung family nila. So ang hina binigay niya sa akin talaga is proper delegation. So investing on the 20%, meaning yung critical few. So talagang sa tao namin, sa manpower namin, we seek kung sino yung may potential talaga to lead our businesses. So ano siya, more of yung business kasi more of hindi lang talaga about pagpapaikot ng pera, pagiging magaling mag-handle ng pera, but meron din leadership with putting up businesses. True. So ngayon, ayun, ano, nag-expand kami pag pwede na namin iiwan yung isang negosyo with someone that we fully trust and knows our system. Okay. So makes sense nga, no? Parang kunwari, ano na siya, self-sustaining na yung body na yun. Correct, self-sustaining. Okay na yung heart, okay na yung brain, okay na yung mind, okay na yung, yes, yung system. Yes, yun. Okay. Yung holistic, ano, talagang holistic approach. So, pati sa business, applicable siya. Ayun, yun yung mga naiisip ko. Sabi ko, kailan ba yung right time? Kasi syempre, minsan pagkala mo, pumasok lang yung pera. Ito na yun eh. Opportunity na eh. Pero correct. May sasabit at sasabit. At least, sir, thank you sa sagot. At least na enlighten yung mga nanonood. And ang ganda ng tanong din talaga. Kasi yan ang ano eh. Yan. So hindi lang talaga na may pera ka. Yun na yun, expand ka na. Hindi eh. So meron siyang ano, merong such thing as para becoming too fast talaga. Na, pag nagmadali ka talaga sa lahat na bagay, tendencies. Yeah, it also comes with even small, not only sa small, also big corporations. Kasi let's say San Miguel or Globe, kahit malaki yung revenue nila, let's say, kumita sila lang for this year ng, let's say, 10 billion pesos. Let's say, ano na, rough figure. That doesn't mean mag-expand ka agad sila. Correct. They'll still study kung ano yung mga best expansions nila, kung ano yung mga ano optimal, di ba? So may mga factors rin talaga that you have to yes, oh, sir. Speaking dun sa factors, how long do you research if you're gonna expand to that ano first time mo dun sa ganong klaseng business? Ano yung inaalat mong research time? Okay, so sa amin talaga, inaabot talaga siya ng taon din eh. Taon din siya inaabot. So I think if you're talking about once na set up na namin yung business and then we're gonna expand pa, so maximum is 1 year. Pag same industry kasi at parehong product lang naman, and basically magdadagdag ka lang ng branch, madali, you can do it parang between the 6th month and the first year. Kasi tapos na yung ano nun, medyo tapos na yung ano yung tinatawag kong
yung hype effect, nakita mo na yung totoong ano, totoong sale talaga, yung totoong sale talaga ng business mo. Yan, so ano yan eh, magno-normalize na yung numbers and makakabisado mo na kahit papaano yung ano, yung sistema mo. So yan, ano siya, I'd say mga ganun, 6 months to a year. Pero pag a different business entirely, like yung current venture namin ngayon, yung own brand na namin na Manpower Agency, it took me a year eh, na to research a year, everything. No? A year. And then, yun nga, to source out ano initial clients, and at the same time, interview yung mga ibang nag-put up na mga negosyo. So, meron kasi akong classmate na nagtayo siya, tapos nagsara after just, I think, a couple of years. So, naging ano ko siya doon, naging guide ko talaga siya in terms of mga do's and don'ts, no? Do's and don'ts. So, if expansion na same product or service, kaya ng 6 months pataas. Pero pag talaga new business, medyo matagal-tagal na pag-aaral talaga to. And, sa ano, sa ayun, pag-handle nung business, ano-ano yung mga talagang fino-focus mo dyan? Or meron ka bang hinahire na tao para sa, let's say, accounting? Or meron kang siniset na tao para dyan? Or, Correct. So, finding the right team din talaga ang isa sa challenge sa negosyo. Kasi may it be sa food cart, may it be sa mga bigger entities. Like yung agency namin ngayon, we have 10 people handling 300 employees na across Luzon. So, talaga, yun ba yung ano, Ultra Manpower? Yes, so yan, founded in July 2020. Yan, oh, yan. So yan na yung July 2020? Ano, yes, July 2020. So mag-anniversary pa lang kami. Kaya nag-start, so, yan, pero marami na, marami, nag-growing. Mm-mm. Yung domestic helper commercial lang yan para sa bahay namin yan. Pero yung mga ibang position, kasi nahirapan kami maghanap eh, so why not gamitin ko yung platform, ano yung platform. Pero yan, nakita nyo yung nakalagay dyan, gaming agents, encoder, yung artwork niyan sa ngayon. So, going back to the question, ako nag-handle nung, most sa lahat na businesses namin, talaga marketing ako naka-focus. Kasi yan yung ano ko, I think yan yung medyo niche ko or niche. So, depends on how you pronounce it. Kasi, hindi ako magaling mag-present, hindi rin ako magaling na, let's say, yung in terms of making speeches and whatnot, pero ang na-appreciate kasi nung clients sa amin, sinasabi nila is yung, na-feel nila yung personal touch, talagang nakatutok, even the business owner, ano, nakabantay dun sa account nila. So, yun yung ayoko mawala, kaya I handle marketing and client relations sa lahat ng businesses namin, and then yung ibang departments talaga ina-outsource namin sa mga specialists. So, we tend to hire specialists more than generalists talaga. Kasi pag generalists, wala silang talaga focus. Pero pag nakita namin na ang career nito is talagang accountant siya from the get-go, so okay, kukunin namin siya. Or this is an HR girl or guy talaga from the start. And ito, mukhang ito yung passion niya or yung expertise niya. Kinukuha namin. So, and then to add pala dyan, very big ako sa ano, sa mga personality tests yan. So isa sa hindi ko pa nababanggit na techniques ko is ano, I try to form a team na ano, na nagko-complement yung personalities nila. So there are a lot of online tools to go about how to parang know people's tendencies and personalities. So andiyan yung Enneagram. So tatype ko sa ating chat. Enneagram. Yan. So, may kita mo kung anong type of person siya, kung saan siya nag-grow, saan type of Enneagram siya nag-grow, and saan siya nasa stress. So, yun. Very big ako sa ganyang composition. Yes. So, yun yung way na tumatagal din sila sa businesses namin kasi they complement one another in terms of personality. Oh. Yan. Okay. Wait, puto muna tayo sa comments kasi may nag-comments. Oo nga pala. Oo, ito. Ay, sorry, si Jan Lo. Sorry. Yeah. Oh, ito si Jan Regala. Yeah, hello guys, and yun.
Idol JC, and also Yoki Rivero. Yan, shout out daw from San Francisco. Ayan, oo. So, Francisco. Nag-isip na rin yan mag-business eh, si Yoki. So, ang challenge namin with him is, kasi close friend ko yan, so ang challenge is, magpo-put up siya ng business sa Philippines, pero nasa San Francisco siya. So, yun yung inaaral namin, how to go about that. Oh, iba din yun ah. Pero, more likely ngayon, mga online na, di ba? Mm-mm, nadami ng online talaga. Online na. Pero syempre sa mga businesses mo ngayon, meron tayong pandemic na pinagdadaanan sa ngayon. Correct eh. Oo, grabe no. Oo. So meron bang bumagsak siya o bumaba yung sales or affected ba siya? Meron naman, meron. May isa kaming branch so kasi right now we have 3 branches of the Shawarma Shack franchise. So isang branch namin na nasa loob ng mall, siya yung talaga nag-suffer. Okay. So, this is located in Dasmariñas. So, ngayon, ang ginawa namin is, before pandemic pa naman eh, ito, before pandemic pa naman namin ginawa kasi talagang tago. And yun na nga, na medyo pumuputok na yung balita na, ano, na may kumakalat na COVID. So, naglagay kami ng cart sa labas na ng mall. So, inalaw kami. So, yun yung mga isa sa mga gagawin mong changes kasi para doon mo kailangan talaga visible yung ano mo yung location. So nung bumagsak siya, ayun, and then tama yung tanong nyo, gumawa kami ng makeshift delivery platform. So nagpo-post kami sa Facebook, kami rin yung sumasagot, and manually rinerelay namin sa mga riders namin yung order. So lahat yun through Facebook Messenger lang. Wala pa kaming platform noon, wala kaming program pa na hindi katulad ng mga Grab. Yan, yung mga Food Panda. Ano mo lang, talaga, post mo lang yung phone number, yung cellphone number, and then bahala na yung how many orders will come in a day. Oo, so yun yung, ngayon sa amin manual, mano-mano eh. So talaga buong araw ka nakatapat sa computer kasi sayang pag hindi mo nasagot. And then kami na rin yung route planner, meaning, ay, punta ka muna dito sa location na to kasi madadaanan mo na itong location. So, yan, madami kami natutunan. This was during the pandemic. Before before nagkaroon talaga si Shawarma Shack ng own delivery. So, transitioning to that delivery service, were you able to maintain your monthly cap or tumaas pa lalo because of the puro home service na? Okay naman siya kasi yung mga landlords naman, so talagang bayanihan tong nangyaring pandemic. So, nagkaroon kami ng mga reduced rents, nagkaroon kami ng mga deferred payments sa rent. So, napaikot talaga namin yung pera. Ang goal kasi namin was to maintain our workforce kasi right now, we have yung, hindi pa kasama yung agency, we had almost 20 employees na. So, ngayon na adding this, the agency. So, 30 plus na ngayon lahat yung talagang direct. And when we say kasi direct to us, ito yung mga close to us, we get to talk to them almost on a daily basis. So our priority talaga was to maintain their, nagkaroon din ng mga reassignments ng branches. Right now, yung bumagsak na branch na yun, rinilipat namin, we're on the process of transferring it close to our home. So may ganun nangyari. And then, since unusual in circumstances, talaga extend mo yung kaya mong extend, like, in-offer namin dito na lang magstay para less na sila sa sa bayad nila sa housing, transportation. So yun, talagang this pandemic, bayanihan talaga yung I believe yung method eh para para mag-move forward lahat. At least sa yes, so sa bukod doon, iisip nyo pa rin yung mga employees, no, 'di ba? Mm. Correct. Number one talaga ang employees. Wala ang business pag wala yung employees. Yes, correct. So, dito sa comment natin, Carl David, hello Idol, watching from Singapore. From Singapore. Yes. Uy. Si Godfather Carl. Shout out HypeBiz. Ayan. So, yes, HypeBiz. David Loretta. Ito namang HypeBiz. Ano ba yung HypeBiz? So, I started my YouTube channel, I think this was last year. So, HypeBiz to. So, kasi I wanted it to be named after yung subject matter ng vlog. Kasi nga,
ang dami ngayon talaga ano eh content na meme, alam mo 'yon, mga talagang nagkaalat na yung pranks, kung ano na lang i-content, reaction, ganyan. So kami, meron talaga, nagsistick talaga kami dito sa particular anong to topic, which is hyping the Filipinos na magtayo din ng sarili nilang negosyo. Kasi nga, ano, since nag-work ako before sa International Manpower Agency, nakita ko yung cycle na mag-a-abroad, babalik, tapos abroad ulit, babalik, 2 years contract, and then at the end of their journey abroad, like, let's say, give or take 8 to 10 years, hindi pa masyado nakapundar or hindi pa rin enough talaga yung nangyaring ano nila eh, nangyaring work nila and sacrifice na rin. So, yun. Talaga mas more of nag-encourage ako na magtayo ng mga micro-businesses and ayun, may mga ginagest din tayo dyan, mga successful business owners and gumagawa rin tayong franchise brand reviews kasi ang daming mga franchise ngayon na ang goal lang talaga is makakuha ng pera from the people eh. True. Na wala naman talagang long-term plan. So, yun yung ano aim ko eh, na ma-direct talaga yung mga tao na where to spend their hard-earned money. Oo, kasi syempre, ang pangit nun, di ba? Minsan ka lang makakaipon ng ganun. Maybe, let's say, from 20,000 or to a million, doesn't matter that value kasi sa'yo yun eh, ikaw yun eh, pinagod mo yun. Correct. Di ba? Yun yung willing mo ilagay ngayon sa business tapos biglang malalagay sa alanganin kasi hindi naman natin sabihin na scam pero parang kang naloko lang in a way na hindi mag-grow or parang bitin lang yung growth ng business na makapasukan mo. Yes, oo. Kasi sabi nga nila, ang scam hindi lang hindi lang pera eh. Pero pwedeng you scam them of an idea na talagang alam mo hindi naman nag-work. So, sa franchising kasi, simple lang parang mangyari. Sa kanila ka rin order ng products mo. So, may patong pa sila doon. Ganun may franchise fee pa. So, daming income stream talaga pag nagpapa-franchise ka. So, ngayon, yun yung inaano natin, yung goal parang to determine which talaga, ano yung mga solid na options for the Filipinos na nag-ipon. True. Ayan, from Yoki Rivero. Question if I may... Gentlemen. Yan. Smart to start something within the next 6 months while the Philippines is still recovering from the pandemic. Okay. So, to answer this, ngayon talaga, meron tayong unique position in the Philippine market. So, since we are also talking about the market in general, di ba, na yung big brands and then yung smaller brands, nagkaroon ng even grounds kasi nagsarahan yung mall. Ngayon, bawal na naman yung ibang mga line of businesses. Dine-in. Yes, so ngayon, yung personally sa amin, yung mga nasa labas ng mall pa yung bumibenta kaysa yung mga nasa loob ng mall. So, it's very, ano pa rin talaga, with the question kay Yoki, it's very feasible pa rin to start. Feasible to start something. And volatile kasi depende rin yan sa area na pupuntahan mo. Kasi may mga cities and governance na dito bawal to, dito pwede. So, depende pa yan sa area. Depende talaga. Para safe talaga, Yoki, parang start something na pwede mo siya talagang ipasok sa e-commerce. So, ito yung mga yung mga goods na pwede mong lalamove, ganyan. Yan, benta sa mga Shopee. At the same time, meron ka pa rin store. So, ang dami mong options. So, with this kasi kailangan alam mo yung gusto mong product or service eh. Dapat talagang hilig mo rin siya, kabisado mo rin siya. Yun yung dapat mong gawing first business. Kaya, okay pa rin. It's still smart to start something within the next 6 months. Kasi, Pero siyempre, hindi pa rin tayo dapat magpapatigil dun sa mga pangyayari sa ngayon, di ba? So, continue correct, pa rin. Sir. Kailangan ituloy pa rin. Kasi kung magpapa-apekto tayo, hindi natin malalaman yung result. Di ba? Oh, the opportunity na baka nandun na yung opportunity tapos dahil nga nagpa-apekto ka or dahil nga natakot. Pero siyempre, every venture may risk. Pero siyempre, you just have to be a little bit smarter siguro. Hindi naman madali.
Yes. Mm-hmm. And ayun. So yung YouTube channel. Oh, yun nga yung HypeBiz, ano? Yung HypeBiz. Every yung content mo diyan every week ba yan or monthly? Paano ginagawa mo dun sa Hindi na eh. Ngayon kasi since yun nga sabi ko ano, before expanding or iwan namin yung isang business, nagbababad kami talaga dyan eh. So with the agency ngayon na wala pang 1 year, I am forecasting na maybe at least a couple of years andyan ako talaga to supervise or oversee yung day-to-day operations and at the same time grooming yung mga magiging middle managers. Kaya ngayon with HypeBiz, so may times na kaya ko once a week, may times na kaya ko lang once a month. Pero yun, ano, swerte naman dahil halos mag 1,000 subs na siya. And meron kasi akong mga ibang topics dyan na talagang gusto ng tao panoorin. Like yung how to start your car wash business. Since ang daming nagpapa-car wash, ang daming alam na gaano ka-basic tong negosyo to. Pero dun sa video yun na-explain nga namin, ang dami rin pala niyang intricacies dun sa ano, sa pagnenegosyo ng car wash. Kasi na-interview natin is napapa-franchise na niya yung brand niya. So he started with one and now he has two. Tapos meron siya 5 franchise, imagine. So yung name ng car wash niya, yung Steadfast, is 7 branches na across Luzon. So yun lang naman yung gusto namin sa HypeBiz eh. Parang may something na para mag-ignite dun sa mga tao, para may mag-appear na light bulb na, ay, pwede ko pala ganito negosyo to kasi kinakaya ng ibang tao. Tapos starting with a small capital. Yun yung priority namin. But dami na namin naka-line up with HypeBiz talaga eh. Na, ano, na mga interviewin, mga segments. So hopefully this year, ma-regularly makapag-upload kami ng at least once a week. So yung gagawin nyo dyan, hindi yan online. Kailangan pupuntahan nyo talaga yung interviewin nyo. Ganun ba yung ganun style eh. Na gagawin? Yes, ganun eh. Kasi yung car wash business, pandemic namin shinut. Pero nagulat kami doon sa reception kasi hindi ko naman in-expect na ganun. So, kasi meron ako dyan, how to start your business with 50,000. May mga ganyan. Meron akong content about 7-Eleven. Meron pa akong content about Kong TV, kung kilala niya si Kong TV, yung business na in-upload niya. Tapos yun ang bigla na lang organically, dami. So ngayon, we get parang 50 to 100 viewers pa on that episode. Tapos dami na rin nagko-comment, PM, sa, lalo na sa personal account ko and even yung HypeBiz na Facebook page. So, mga nagtatanong na. So, yung sa 7-Eleven, ayan, pwede bang ano kami dyan? Nag-franchise ka? Paano yung story nung sa 7-Eleven na yun? So, yung story na itong sa 7-Eleven is sa ano ko talaga yan, sa daddy ko talaga yan. So, ano siya, hindi siya talaga, nag-business kasi kami before yung dad ko. Yan. So, yun yung story namin. So, kotse ko rin yung nakapark. Shinuko na rin siya. Huwag natin pakita yung may plate number ata yun. So, ngayon, nung sa daddy ko talaga itong anong to business na to kasi yun nga, before nung bata kami, nagkaroon kami ng mga lotto outlet. Yun yung naging, yun lang yung ano, yung pagiging negosyante ng tatay ko. Dun na talaga nag-start and nag-end sa lotto outlet kasi nagsara din siya eventually. And then ngayon, sa lagi nga niya sinasabi sa amin, magkapatid, na, uy, pag ano, gusto ko mag-retire, gusto ko magtayo ng 7-Eleven. But unfortunately, nagka-cancer na nga siya when we were setting up yung store. So, na-delay yung store. And then, nung natayo na siya ni 7-Eleven, sila muna nag-operate until such time na na-transfer sa family namin yung rights nga nung store. So, we went through yung training, classroom training, 1 week. And then, 1 month din kami nag-duty sa ibang store, bawal doon sa store namin, before binigay sa amin yung store. So, ano, requirement naman talaga nila to sa mga franchisee, pero yung circumstance kasi nga namin nun is emotionally, ano talaga, fueled na, ay, ano to, ito yung dream business ni Airpat. So, yan. Okay. So, kaya, imagine, yun. Ha, from Lotto to 7-Eleven. Pero matagal, so he saved it kasi
he passed away 63. So imagine he worked until the last, until ano, last day niya sa hospital, nagsusulat, nagdi-dictate pa siya ng article na gusto niya eh. So ganun ka katagal eh, ganun katagal yung para nangyari pag-iipon din niya. For the, pero ano, for that the... that only means it's ano, kumbaga hindi naman masama mag-start ng maliit. It's how correct. You grow it eh, di ba? It's correct, paano mo papalakihin, paano ka mag-next step. So walang masama correct. Magsimula ng maliit na business. Correct. So yung mga, to clarify, yung kami nung wife ko and then yung sa brother ko nga, so yung business talaga na simulan namin kami is yung food cart, food park, tapos yun nga, nag-franchise kami na Shawarma. Yung wife ko, meron din siyang other line of businesses niya kasi may tinayo din sila ng partner niya na beautification service, yung Asia's Lashes. So may ganun. Yun yung masasabi naming amin, and then this manpower agency, and then yung 7-Eleven, sa daddy ko talaga yun. Okay. So yun yung gusto pero ko lang. Pero dami, grabe. Na, parang nalulula ako sa mga hinahandel yung mga business eh. Ang dami. May tulog pa kayo, sir? May tulog pa kayo? Wala na. Actually, kape. Kung... puro kape na. Kung kita niyo yung mata ko, yan, ano yan, product yan ng ano, pagnenegosyo talaga. Kasi... yan, ang, yan daw sinasabi nilang misconception ng ano, being your own boss. Dahil sabi nga nila, pag being your own boss daw, marami ka na daw oras para sa sarili mo. Which is, hindi talaga totoo. Hindi totoo. Kasi nga, marami kang inaayos, marami kang hinahandle. Correct. Yung oras mo dapat para sa sarili mo, mangyayari nun, oras yun para sa business mo pa rin. Dahil marami ka pang iintindihin. Totoo yan. And... yun nga, to add dyan, kasi may nakita kami senior and sabi nila pag business owner ka daw, you have time, money, and travel, which is hindi siya totoo. Pero, eventually, nagiging totoo siya, yun na nga, with the right system and the proper delegation. Kasi once may system ka na rin naman sa negosyo, kasi ang dami kong kilalang business owners na yung, for example, yung franchisor ko, yan, lagi na siya nakaka-travel. Yung may-ari talaga na siya, warma siya, kasi ano na yun, meron na silang computerized system, tapos ang dami na nag-franchise. Well-established so, na talaga. Oo, well-established. Darating din, pero during the early parts, talagang grind ka talaga. Yung na-mention focus ko. Focus ka talaga? Yun na-mention ko ang the person that I na ano yung ina-idolize ko in terms of being an entrepreneur. Hanggang ngayon na nasa 60 siya, halos araw-araw pa rin siya pumapasok sa ano niya, sa business niya. And then, yun yung sinosolve naman namin kasi we also believe na sa business talaga you need to solve a problem, you need to address a problem in order talaga to stay long doing business talaga. So kami, manpower yan. So since hirap siya with finding people, yun yung kinikater ko ngayon sa kanya para eventually mapag-relax na lang siya. Meron bang way na, for example, yung viewers natin or listeners natin nag... parang may chance ba sila na makapasok doon sa manpower? Para meron bang ganun? Oo, kasi most of yung mga ano na de-deploy din naman namin is talagang priority yung network namin, yung KKK, kakilala ng kakilala ng kakilala. So, yung mga pag walang work, ganyan, walang work si Juan, for example, hanapan namin yan ng trabaho malapit dito sa area niya, preferably, dahil na ngayon sa set up eh. So yun yung ano engagement namin with them, and then meron din kami mga friends na nagre-refer ng client, so binibigyan namin ng commission yan. Pag may nakuha silang client sa amin, ako sa amin magsusupply. So meron silang reward for that. So yun yung help. Ibig sabihin, na maramihan o maramihan siya, dapat isang client siya, for example, he or she gets us one restaurant na nakukuha sa amin ng manpower. So that's like 5 to 10 people or even more. So yun, nagbibigay kami ng incentives for that naman. Okay. So yung individual na tao na naghahanap ng trabaho, may, pwede ba silang pumunta doon sa what's his name? Manpower. Yung Ultra Manpower. Ultra Manpower. Ultra Manpower Solutions. Yes, oo. Meron naman kaming web page, Facebook page, so inayos ko pa yung website. So dito sa Facebook page, andiyan naman lagi yung
nagpo-post kami ng updated na hiring, except yan domestic helper, sa akin yan. Mm. So, ayan. Yung if you scroll down, ang dami naming mga positions dyan sometimes, isang, yan, gaming agents. Gaming agent. So, actually, that's 50 to 100 gaming agents. Oh. So, may fixed salary yan, and then, meron din yan commission based on, ano, dun sa mga papasok niyang player. Encoder, 20 yan. Telemarketer, 6 yung requirement namin. Mm-hmm. So, madaming opportunity talaga to find work. Parang you just have to, ano, sales executives yan, ang dami rin kailangan yan. Yung isang client namin, he's asking us to get 5 to 10 sales executives. So, even during the pandemic, nagmo-move siya ng mga products niya eh. So, yan. Admin staff yan. Sa mga viewers natin and listeners, baka mapadaan kayo dito at ma-check nyo na rin yung Ultra Manpower Solutions. Yes. So. Promodizers, 15 yan ang need namin. So imagine, parang hindi na ano naman. So madami March opportunities. Pa lang yan, March, oh, March pa lang yung mga post na yan. Yes, so March. Yung mga sariwa pa yan, mainit-init pa. Hindi pa lahat filled yan eh. So, yan, group picture yun nung with their very ano, mabait and charismatic leader sa gitna. Ayun. You know. Yes, ang galing, galing. Joke lang. So, yan, mga naka-ano yan, personality test lahat yan. Iba-iba personalities namin. Yan. So, bali, so, merong opportunity or chance na yung mga naghahanap ng trabaho. Diyan sa Ultra Manpower Solutions. Yes. Para naman doon sa mga gustong magnegosyo, ano yung tips mo para sa kanila, how to start or where to start? Sige, so yun, ano, determine mo yung ano, yung what, where, when, why, and how. Yung yun, sinabi ko nga sa isang vlog, kasi number one, kailangan malaman mo ano yung product or service mo. Hindi dapat manggaling sa iba ito. Parang it's something close to the heart. So, aalamin mo muna yung core product or service mo. So, that's the first tip that I can give talaga. And secondly, since hindi naman lahat na hilig natin is pwede nga gawing business, kasi madaming pilosopo nagsasabi, eh, hilig ko matulog, ano pwedeng business ko with, ano, pag hilig ko matulog, ganyan. So, syempre, ma-modify mo. May streamer na kumikita ng, ano, ha, thousands of dollars lang dahil natutulog lang yun. Siya. Diba? So, a great example yan. Oh, champion. Pero great example yan, 'di ba, ng ganun, parang you can modify it, ganyan, it's up to you. So, andyan din yung why, ba't ka magne-negosyo? Gusto mo bang i-replace na yung ano mo, yung work mo with pagne-negosyo? So, or lahat naman tayo gusto kumita, 'di ba? So, yun yung mga i-determine mo, how, paano mo kukunin yung funds. Hindi pwedeng basta-basta, syempre, sunggab ka lang. So, like us, ma-advise ko talaga maging cautious ka when it comes to entering the life of an entrepreneur, dahil once na naubos ka dyan, baka mamaya hindi ka na makabalik dun sa previous work mo, or you have to take a lower position, which is nangyayari talaga yan, para lunukin mo yung pride mo para magkaroon ka ulit ng reliable income stream. And then sa pagnanegosyo talaga yon na mention ko kanina, pagpabayaan yung tao, delegation, yung growth ng mga tao mo mismo within the organization, kasi hindi pwedeng benta lang, wala kang benta, tanggal ka, pwedeng ganun eh. Kailangan understand mo rin yung situation nila. So malaman mo ano yung pinagdadaanan nilang process, ano yung matutulong mo. And lastly, ito, pag sa pagsisimula pa lang, ayun, wag magpadala sa ano, kasi madami nagsa-start na, uy, shucks, ang laki na lang negosyo ko, parang first 3 days, grabe, ang daming order ko, hindi laging Pasko yan eh, kasi talagang sa umpisa susuportahan ka, pero hindi sustainable yung support na, I mean, yung sales mo for the first few days talaga is hindi yun talagang totoong ano mo eh, benta mo eh. Kasi magpa-plateau yan, mawawala na nga yung unang mga bumili sa'yo para mag-try ganyan. Possible, mga kaibigan mo lang talaga yun na sumuporta. Kaya manage your expectations then and go slow with your expansion. Kailangan ma-improve mo muna yung backbone ng business mo. So, andyan yung quality assurance, andyan yung kung food ka talagang
karirin mo yung production line mo or yung supply chain. So pag tulad ko naman yung sa Manpower Agency, nag-focus kami ngayon dun sa bumili na kami ng computer automated system para ma-lessen na yung human error and makapag-focus kami sa other things like employee engagement, getting new clients, tapos nakatuto kami doon sa clients na yun. So yun, huwag pabayaan yung other aspects of business, huwag lang yung front end. So laging 360 degrees dapat yung approach mo when it comes to expanding. Mm. So sa magsa-start, syempre sigurado meron kang regular work bago ka makapagtayo ng negosyo. Correct. Okay ba na continuous yung regular work mo while building yung business mo? Or kailangan ba i-quit mo na yung job, yung regular work mo, focus ka na dun sa business na itatayo mo? So, ito yung ano eh, I'd say 80% of the time, dun ka muna sa regular work. Huwag mong bibitawan yung regular work kasi nga, ano, hindi mo pa alam yung magiging takbo ng negosyo mo eh, or if papatok siya kasi merong mga rare occasions na kahit gaano ka kagaling mag-market research, biglang pumaplak na pala siya once dinunch mo siya. So madami akong brands na nakitang ganyan eh, na hindi sila tumagal pero grabing expansion, di ba? So ngayon, yung regular work mo kasi, yung ano mo eh, meron kang benefits dyan, di ba? So kung ilang years ka na dyan, magkakaroon ka ng separate ng pondo rin with the company, di ba? Or na-promote ka na siguro. So, talagang dapat, ano, parallel, ano siya eh, parallel approach na, na habang nag-aaral ka ng negosyo, di ba, yung School of Hard Knocks, yung actual na ikaw na yung nandun, ano ka naman, at the same time, pwede ka na mag-gradual transition into being a full-time businessman in the event talaga na okay na yung kita mo, yung forecasting mo, at stable na siya for at least a year. Yun yung masasabi ko eh. At least a year. So, premature yung pagkukwit ng after like 3 to 6 months of your operation sa business mo. Medyo premature yun for me kasi hindi mo masabi eh. So, meron akong, before we started our show, My Cart, meron akong nabasang isang journal. So, uso pa nun yung 2013, uso pa nun yung mga message boards, di ba? So, maganda story to. It's a story between partners na they were working in Makati. So, ngayon, ano, they titled their thread parang our business horror story. So, yun yung ano, title. So, napaklik ako, binasa ko. So, yun na nga, kwento nila na nagnenegosyo sila. Pag uwian nila, pupunta sila dun sa Siomai Cart din nila. Or, I think it was not Siomai pa nga eh. Baka ibang business pa yun. So, ngayon, kwento nga nila na naloloko sila nung tao. Kasi bumibili ng own stocks and whatnot. Pinalitan nila, ganyan. So, this happened parang for 3 to 4 months. So, ngayon, they were about to quit their business. Parang na, since their location was transit, meaning ano, dito nagsumasakay yung mga tao, sumasakay siguro ng jeep, tricycle, gano'n. Yun yung description nila with the location eh. Parang in a last ditch effort, sabi nila, sige, yung misis namin marunong gumawa ng gulaman, gumawa nga tayo. So yung gulaman na yun na they were selling for 15 pesos, that saved their business kasi grabe yung sales nila ng gulaman, parang andun pala yung hindi nila nakita na lahat nagmamadali, gusto bumili ng something to drink, nauuhaw, mainit, kasi nga nagko-commute. Yes, totoo yun. So yun yung isa sa mga stories na gustong-gusto kong balikan, ganun. So ngayon, dahil doon sa naipon nila sa gulaman, na-improve na nila yung cart nila, ganyan. So naging okay rin siya eventually until yun na nga, lumipat na sila, they franchise na unknown show, may brand na. So yun yung point ko eh, parang hindi ka magpo-quit prematurely. Hindi ka rin dapat mag-give up sa business mo prematurely din. So it goes both ways talaga kasi hindi mo ina-expect na kung saan yung ano mo yung eventual na swerte or nag-mature na. Ang tawag ko doon, business maturation eh. Kasi nagmamature din ang isang business. So yung product mo parang in-embrace na ng tao or naaral mo na yung talagang dapat mong target market, dapat mong mas orderin. So yun yung
ano, yung comment ko about yung kung magkukwit ka agad to work. So, hindi ko pa ma-advise. Na, ayan, so, may question ako tungkol dyan sa business maturity and ano, and sa pag-quit. When will you know kung kailan mo ipupull out? So, yan yung mga signs na parang, okay, ito na yon, this is inevitable na I have to pull the plug. Okay, so... Ano yung mga signs na makikita? So, yan, magandang question yan. And yan nga yung next topic na gusto kong gawin or content na gusto kong gawin. When do you know that it's over na in terms of ano, closing a specific business? So, number one, if you tried, ano, if you've tried reinventing your core product or service, kasi I still believe na hindi mo pa na ma-maximize kung anong meron ka dun sa negosyo mo ngayon eh. Kasi, di ba, may times na okay yung gantong menu mo, may times na hindi, may season kasi yan eh. May season na mas pinapaboran yung ibang business over the other. So, kailangan sumabay ka dun sa trend na yun. So, yun sinasabi kong when you've done reinventing or you've done para squeezing out yung mga pwede mong gawin, napiga mo na talaga yung options mo, nag-add ka na ng product, nagbaba ka na ng price, nag-transfer ka na ng, or rather nagpalit ka na ng staff. So yung data is ano eh, cold hard facts yan eh. Talagang hindi patok yung ano mo, yung product mo or service dun sa location mo talaga in your target market. Yun, dun ka na talaga magsa-stop kasi ano eh, it seems like ano talaga eh, hindi yun yung de na. Ano. Oh, hindi ka na value, hindi ka na value dun sa, kasi I believe pag linipat mo yun ng location, kasi meron kaming mga stalls na like yung ulit ano, ulitin ko yung sa yung second stall namin after the Siomai. So blended beverages siya. So ilinagay namin siya sa LTO compound. Ngayon, ang taas ng price point kasi namin, nag-start kami sa 65, 85, 105. Whereas yung mga katabi namin, 25 pesos, 30 pesos, 50 pesos rice meal. Medyo premium nga, medyo nasa premium. Oo, nasa premium. Correct. So yung first day namin, ang lakas ng benta eh. Pero yung mga sumunod is hindi siya umokay. So ngayon, nalaman na namin na we had to stop kasi nga, yung product namin, hindi talaga akma dun sa location. So, re-replace namin na Siomai Cart ulit namin. And then, yun, lo and behold, tumaas yung sales nung, ano, nung cart. And nagdagdag din kami ng, ano, ng, ng, para pinagsabay namin yun eh, naging complimentary siya. So, may Siomai kami, tas meron pa kami nung blended beverage. So, yun, naging tulungan siya, naghalinghingan siya. Until such time na nalaman ng landlord na, oh, double concept na pala kayo, dapat double rent. So, tinanggal na namin yung blended beverage. So, nabisto din kami. Nabisto kami eventually kasi usually sa leasing. So, ganyan, may mga... One type. Oo, may mga unusual talagang ano, mga techniques talaga. Pero as a customer, naranasan ko yung sinasabi mo na yun na, sige, may dito sa condo, may bumukas na ano, bagong cafe diyan, coffee shop. Talaga, kilalang coffee shop sa buong mundo. So, syempre, excited, katabing bahay lang, di ba? Bili ka dito, another day, another passes, bili ka ulit. Tapos mamaya ma-realize po, teka lang, hindi ko kayang apat na beses isang linggo na bumibili dito, medyo magastos na. Tapos mamaya, diba? Tumatagal na 3 months na, hindi pa ako pupunta dun sa coffee shop na yon. Kasi, sa umpisa, okay, excited. Exciting eh. Nandiyan yung, ano, magiging suki ka, parang gano'n. Tapos bilang naman, mamaya, teka lang, hindi na practical to ah. So, as a customer, mararamdaman mo rin na parang kahit maganda yung spot, o kahit maganda rin yung product nila, hindi mo rin masusustain na araw-araw kong mga, ano, umiinom ng gano'n, diba? Ayan. So, punta naman tayo sa ano sa comment ulit kay Yoki Rivero. Well, may question ulit. You guys got any tips or ideas for people who are abroad who wants to invest in something? Saan kaya? Sa Philippines siya mag-invest or sa abroad kung nasaan ka? I think ano, gusto niyang mag-invest dito sa Philippines eh, kasi yung family niya is andito and friends niya andito. So yung tips or ideas ko for that talaga is kailangan talaga, number one, trusted
mag-handle ng business. So, true. Yun yung challenges ng mga OFWs natin kasi madalas din nila nakikita yung finances and what not tapos nalulugi na pala, ganyan. So, talagang kailangan trusted yan. So, I think isang tip ko dyan is magkaroon siya ng other security measures like CCTV na remotely pwede niya ma-access yung negosyo niya. Online. Para talagang, yes, oo, para makita talaga if okay. And then, secondly, if invest kasi, hindi ako comfortable, parang if mag-i-invest ka as an OFW sa isang unknown talaga, na like magsa-start ka ng own brand mo, tapos wala ka doon, syempre ikaw yung brainchild, ikaw yung dapat masusunod in terms of kung ano yung gusto mong quality, yung product na yung output. Kaya mas gusto ko dyan yung there will be investing in a stable franchise number one or existing pwede, na. Pwedeng existing na or yun na nga, someone that they trust, pwede sila makipag-partner, like someone na nage-expand, diba? Halimbawa, there's this, ako example, ganun, nage-expand kami ng cart. Ito, hindi actual to. So, pwede kong offer kay Yoki na, sige Yoki, gusto mo maging part owner na tong cart na to. Since I have 3 branches na I have data to show na kumikita talaga, ito yung may expect mong finances, so you put the certain amount. And then I'm the industrial partner. Pero proven na yung brand na i-investan mo. Pero siya, low risk, low to medium reward lang siya. Ganun yung mangyayari. But it's a bit safe and definitely will return more than putting money sa bank or other investments talaga na low risk. Pero napaka-liit or snail pace talaga yung returns. If ever naman dun sa bansa na kung nandun sila, doon naman sila mag-i-invest is pwede rin siguro kasi andun na sila, nakafocus sila. Makikita nila mismo yung output ng magiging negosyo nila. Yung product sila. Well, true. Kung lalo na kung permanent sila dun sa country na yun. Yun yung keys. Yun ang tama si Sir Carl. Yun yung key talaga eh. Kasi if baka nakakontra ka lang dun ang hirap. Pero pag permanent ka, I'd say alakas ang fighting chance mo talaga. So, ang mahirap lang katulad dito sa iba yung language na country ng pinag-istayan si mo. Yes, so, medyo mahirap mag build ng sarili mong negosyo. Pero meron ding mga Filipinas katulad dyan. May food cart na rin yung Filipino dito na nakapag-establish siya ng sarili niya. So, at possible pa rin. Depende lang kung paano mo siya, mapag-aralan mo siyang maigi bago ka mag-start. Pero yun? Focus imagine mo na lang. Kung ano yung tiyaga mo, magbubukas ka ng business dito sa Pilipinas. Kasi home court advantage mo na yun. Idodoble mo yung tiyaga na yan sa ibang bansa, lalo na pag iba pa yung lingwahe. Kasi iba yung rules nila. Iba yung language nila. Pero i-accommodate ka pa naman ng government. Hindi ka naman lalaglagin dahil foreigner ka. Hindi. Open naman lahat naman yung mga countries to. Well, most of the countries are open for foreign business ventures. Okay. So, ito from David Loretta. How do you allocate your time and effort between your franchise businesses versus Ultra? Maybe percentage-wise, what are some of the biggest challenges? Nice question, sir. So, ang hirap niya na, pero ayun na nga, yung when it comes to that talaga, yun, going back dun sa sinasabi ko na before expanding kasi, nangyari is we ensure na up and talaga smooth na yung isang business. So, between franchise business versus Ultra, I'd say 60-40 ngayon, 60 dun sa Ultra kasi own brand namin to, and then doing well because of the unique situation nga ngayon na ang dami na walang workers, ang dami na wala ng trabaho, at ang dami rin na wala ng trabaho. So, minimix lang namin yung ganun, yung displaced workers dito sa isang side at din dito sa ibang company na nagsara dati at ngayon kailangan na ulit nila ng workers. Yun yung ginagawa namin. So, finifit lang namin yung requirements. Kaya, more of pag-own brand mo talaga, mas kailangan ma-effort ka. Kaya I'd say 60-40. Kasi sa
sa franchise kasi andyan na eh, may system ka na eh. Meron ka ng point of sale system, meron ka ng ordering system, may inventory system na rin yan. Kaya hindi na siya talaga ganun kahirap i-manage kasi almost everything is accounted for except yung tao na lang. Kaya yan. Pero lahat yan, daily basis, may reporting pa din sa amin, sa family, sa wife ko at sa akin. So, na-check na, chine-check pa rin namin yung reports. At the end of the day, alam namin yung sale ng gantong branch for this day. Pero ito talaga yung franchise, yung own brand mo, dapat dito ko talaga mag-focus eh. Kasi eventually, pwede mo rin siya ipa-franchise, di ba? So, hands-on talaga. Hands-on talaga, no? And yan, siyempre besides dito sa mga pagninegosyo, sa mga pagiging business, busyness, pagkain naman, meron bang ano yung sa araw ng na-stress ka, ano yung go-to mo na pagkain? Personal pleasure na yan, ah. Yes, oo. Oh, so definitely shawarma talaga kasi kaya nga inyong tinayo natin business. So sabi nga ng wife ko, binibilang niya parang naka-benteng stalls na ako or more na tinitikman. Basta may nakita ko shawarma store, titikman ko yan eh. Tapos yun, may mga favorites din ako, ganyan. May mga stalls na mas nasa-stress ako lalo pag kumakain ako doon dahil parang giniling na. Pero may stores naman na umu-okay naman. Parang, uy, ano naman? Ano pala? Parang shawarma. Bago to. Yan. The Shawarma Shack. So, yan yung Facebook page. Pero meron na kasi centralized na SockMed account si Shawarma Shack eh. So, okay. Ina-encourage niya yung mga franchisee na tulad ko. Nagtatayo kami ng kung anong branch kasi meron kami sa Calamba. Nagkaroon kami sa Cubao. Tapos ayan, yung dalawang yan. Diba? So, ang sarap. Nagugutom ako. Nakita ko yung shawarma. Kaya mag-order na yata ako. Ay! May delivery sila, diba? May delivery. Yes. Oo. May delivery. Pero yung gusto mong pagkain, parang konektado pa rin sa negosyo eh. hindi ka pa rin humiwalay eh. Parang syempre, ilapit mo na yun sa puso. Kasi, diba? Yan talaga yung reason but shawarma business pinili namin kasi hilig ko talaga. Pero aside from sa shawarma, sige. So, sa Japan to matatagpuan yung sushi talaga. Yan. Ayun. Yan yung isang ano ko talaga dyan. Comfort food. Ayun nga, meron nga rin sumikat dito na sa Pilipinas ng tempura, kiosk. Tokyo Tempura. I don't know kung ano pangalan, pero yun na yun. Yung lang benta niya, puro tempura lang. Talagang deep fry nila sa harap mo. Chung. Yung sosay papasarap doon. Oh. Actually, kanina na may nakita ako Tokyo Tempura. Ang tagline nila is the first tempura food cart in the world. So, I think baka ito yung sinasabi niya. Pinoy ang gumawa nito eh. Mm-hmm. Tokyo Tempura. Pero medyo mahirap i-food cart yung ano eh, yung sushi. Hirap, no? Sakali man, no? Kasi kailangan fresh yun, di ba? Yung mga gagamitin na meats. Yun ang hindi ko alam dun sa tempura, pero bilib ako sa kanya. Oo. Kasi Jason, araw-araw yung hipon. Jason Carillo. Guess nyo pala si JC Calvento, astig yan. Thank you. Yung pala. Jason Carillo. Thank you. JC din siya eh. Jason Carillo. JC din eh. So sir, once again, thank you sa time. Thank you sa mga binigyan niyo. Thank you din sir. Sa mga tips. Mm-hmm. Alam mo yun, the more knowledge we share, the more growth we can do as Filipinos, as magkakabayan, as business people also. Correct. Mm-hmm. Diba? So, thank you din sir, Carlin Ribbon. Actually, gusto ko rin kayo invite kasi nga yung isang group na ito yung OFE, ganun. I think, pag gines nila kayo, dami rin nila matututunan kasi most of na people na nakausap nila from Saudi, Dubai eh. And yan, nasa Middle East talaga. Ang dami nagtatanong talaga doon about pagnenegosyo. Tapos lahat sila nasa abroad ngayon. So, maybe we can work something out. Hopefully makapag-connect, no? Oo, masaya yun. Masaya.
Sige, masaya kasi yung community doon. Lala, Japan, madaming mga nasa Japan. Madami tayong kababayan na nasa Japan and madami kaming close friends na nasa Japan din. So, yung iba naghanap pa rin ng, yung iba wala pa rin work, ganyan. So, ang hirap din. Yes, so, diba? Kailangan nila ipasa yung N4, parang ganun, para magkaroon ng... Ah, yeah, the ano, parang... JLPT, base, yung Japan. Oh, the, yung proficiency test. Mm. Pasado na sila dito pagdating dyan, para after 6, kailan may time frame na, na maipasa nila eh. Yeah, parang yeah. Before ka mag-leave ng Philippines, parang entry JLPT na pasa mo na. Tapos pag arrive mo naman dito sa Japan, parang kailangan mo mag-level yung next naman. Level. Yes. Yeah, so. So 'yun. Medyo N4. No? N4 iba ng ibang klase na 'yun, ha. business level na 'yun. Yung entry parang mga ano na 'yun eh, conversational na. Sa caregivers kasi kailangan entry, 'di ba? Sa caregivers. N4 ibang klase na 'yun. Lalo yung N5 pag mga diaryo na siya, journalism, mga ganyan. Oh, na, office ano siya, office based na siya. Eh. Talagang professional na yung terms na. Jason Carillo, another business related show, the Filipinos need more of this, more power, guys. Yes, thank you sir. Yan. Oh, so. Ganda na name din ng podcast niyo eh. Pangkulit. Parang may recall talaga siya. More ang pinaka main episode namin is buhay abroad. So to share yung story talaga ng Filipino na nasa abroad. And syempre ito naman yung pumapangalawa sa atin. Ganun din eh, parang makapag-share din ng knowledge saka learnings pa rin. Pero more on sa business and hobbies na. Ano naman? Business and hobbies. And I think sa YouTube, parang ngayon ko palang, meron din pala kayo sa YouTube. So, yes, YouTube, yes. Facebook, and Spotify. We have also on Spotify. Yung Spotify every yung... Monday lalabas yung mga new episodes namin. Monday mornings. Yes. Yun. So, sa Spotify namin, it's just all audio. Ang dami na rin na parang pag nung eto nakita, ang dami ng ano, etong sa business and hobbies. Tas dami na rin mga nanood. So, yes. Kudos to ano to threesome talaga. Thank you, sir. Though hindi pa rin siya ganoon kalaki, pero hopefully mas ma-discover pa ng mga Filipinos natin. Yes, na correct. Fellow Filipinos. Kung gusto niyo ng good quality content na may matutunan kayo. May konti kalukuhan rin naman para konting ano. Yes. And ang ganda na setup, yun ang bilibdal yung say niya, Sir Carlo and Revon. Ang linaw talagang. Ganda na setup niyo eh. So, yes, maraming salamat. Nung pag pinanood niyo yung mga una naming episodes, ang gugulo, kakalat, siyempre. Nag-evolve lang. And sana mas mag-develop yung the way na pag-hosting namin and the way na makipag-usap kami. Mas lalo pang maging makabuluhan. Yes. Ayan, yung masashare natin. Yes. Sir, thank you very much sa thank time. Thank you din, sir. At late na rin sa time zone nyo. Diba, okay sir? Okay lang. Pero ang pinakamasaya dito, pinagbigyan nyo kami sa episode na to and busy kayo sa sobrang dami yung hinahandle ng business. Hindi naman, sir. Naniniwala kasi ako dun sa purpose ng threesome podcast and ang kapalit nito is sasamahan nyo kami sa Robot Cafe pagbalik namin sa Japan. So, Robot Cafe? Yes. Oh, yes, of course. Para ayaw ko papasukin ni Mrs. dun. Ewan ko bakit eh, sa Robot Cafe. Hindi, pero okay naman siya. Okay naman. Hindi naman okay siya ba talaga, siya? Ano. Family... Or hindi depende lang sa ano sa bata o sa age. Depende sa ilang taon yung dadalhin mo doon. kung marirecall niya, medyo wag muna. Baka meron ding part na syempre travel niyo sa Japan. Pwede tayong maggawa ng anong tawag diyan? Parang may photo or video kayo. Anong tawag sa mga ganyan? So, hindi ba travel vlog? Hindi ba ito ganun? Or parang travel montage? Parang montage nyo? Montage. Pwede rin.
So once na syempre itutour na kayo, tapos gagawin pa kayo ng video niyan. Na parang ang tawag diyan, putsa, nawala sa isip ko anyway. Nawala sa isip ko. Anyway, yun. So balita na lang sir pagka once na ma-visit kayo sa yes, Japan. Yes. Mm-hmm. Yun, no, madami akong bibisitahin diyan. And yung OFE natin sir, no, sana pa connect kami diyan. Yes sir, oh, yes. Yun din ano, may approach natin sila and then kasi yung sa inyo is para ano yung ganda eh, na 'di ba, yung ibang OFW kasi more of ano nga yung nag lost pa, hindi pa nila alam ano yung next step. So kayo OFW and at the same time ginagawa niyo na itong ano niyo, itong goal niyo, purpose talaga na yes, quality content, more of education yes, yes, talaga para tsaka, ma-level magugulat, up. Yung... magugulat tayo, magugulat ang buong Pilipinas na ang dami, kahit ang dami nating OFWs, iba-iba talaga storya nila. Mm. Ang daming pinagdaanan. Ano yun, papunta pa lang sa airport, nagkakagulo na, meron pagdating doon, muntik nang sumabit, hindi na makakalabas ng airport, meron, okay naman, meron pa lang from bata pa lang decided na sila kasi palagi nandoon yung parents. Alam mo, ang daming kwento. Merong kung anong trabaho sa Pilipinas, ganun din yung naging trabaho sa abroad. Parang napakaswerte, di ba? Tapos yun yung gusto nilang gawin. Sobrang meron naman na iba yung hilig nila. Tapos yung pinunta nila sa abroad, iba yung naging trabaho. Correct. Tapos doon sila nag-grow, tapos doon sila naging masaya. Ano yan, talagang maraming iba-ibang stories. Yes. Yan. Sir, stay on the line lang. Meron tayong photo of after ng ano, pag off air natin, ha. Ah, sige. Oh, balikan lang natin si Jason Carillo. More threesomes daw. Thank you, sir. More threesomes. Oh. Para double, hindi ka, 'di ba parang double endo? Oh, may ibang. And ayun, syempre nag-subscribe daw. Thank you, sir. Ah, review Lusionary. Ah, yeah, no. May vlog siya. Meron siya. Check natin yan. Check natin yan. Sige. Yes. Review Lusionary. Michael Carvin Abinyoha. Yan. Thank you, sir. Thank you for viewing. Thank you, sir. Ito na. Ito na yung Revolutionary. Thank you. Ayan, good channel. Thank you for subscribing. Ayan, check natin yan. Sa mga nanonood, sa mga manonood pa, we have Facebook page, YouTube, and Spotify. So, nandun lahat ng episodes namin. Listen, watch, gawin nyo kahit saan, habang naglalaba, nagluluto, makikinig lang kayo sa stories ng ano, mga kababayan natin all around the world and mga business and entrepreneurs din sa Manila. Yes. Thank you very much. Yan. And so, with that, let us end this episode. Thank you, Sir JC. I'm Carlo. Thank you then, sir. I'm Ravon. This is Threesome Podcast, signing off. Thanks. Hey.